Good news sa lahat ng mga senior citizen. Dahil sa panukalang batas na ito, kahit ikaw man ay mayaman o mahirap, meron ka mang SSS or GSIS pension, ay maaari kang mag-avail ng 1,000 pesos kada buwan. Yan ang Universal Social Pension. At yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ano nga ba ang social pension? Sa kasalukuyan, tanging mga indigent senior citizen lamang ang nakakapag-avail ng social pension. Sino-sino nga ba ang mga kinukonsidered na indigent senior citizen? Una, lahat ng mga 60 years old pataas na mahina, may karamdaman o may kapansanan. Pangalawa, mga senior citizen na walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang tipo ng pensyon na maaaring magmula sa gobyerno o pribadong ahensya. Pangatlo, walang permanenteng pinagkukunan ng kabuhayan, compensation or sahod, o pinansyal na tulong mula sa kamag-anak para suportahan ang batayang pangangailangan nito. Sa kasalukuyan, kung ikaw ay considered na indigent senior citizen, ay makakakuha ka or makakapag-avail ka ng 500 pesos kada buwan. Taong 2022 naman, naaprubahan ang RA 11916 o ang batas na nagtataas ng social pension mula sa 500 pesos to 1,000 pesos kada buwan. Ngunit, sa kasamaang palad, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nabibigay ang nasabing dagdag na 500 pesos. Ngunit, alam nyo ba, kasalukuyan nang tinatalakay ang Universal Social Pension kung saan lahat ng mga senior citizen ay makakapag-avail ng social pension. Panoorin ang kumpletong detalye mula mismo sa isa sa may akda ng nasabing bill kay Senator Riza Hontiveros. Hello everyone! Welcome sa Riza Reacts! Magre-react ako at sasagutin ko na rin ang mga tanong ng mga nagko-comment sa posts dito sa official Facebook page ko. Bago magsimula, don't forget to like this page, facebook.com/ontiverosrisa, at pati na rin ang iba kong social media accounts at Ontiveros Risa sa Instagram at Risa Ontiveros sa Twitter at youtube.com/risaontiverosofficial. Okay? Let's start. Okay, hi, Hasmin. Anong edad po ba talaga ang pwedeng makatanggap ng senior pension? Well, batay sa kasalukuyang batas, mga senior citizens, mga nag-eedad na 60 years old pataas, na indigent lamang ang nakakatanggap ng social pension na 500 pesos kada buwan. Kaya naman isinusulong ang Universal Social Pension for Senior Citizens para lahat ng ating mga nakatatanda ay mag-enjoy ng benepisyong ito. At mula 500 pesos gagawing 1,000 pesos itong pension. Sa aking panukalang batas, mula 60 to 64 years old na indigent at lahat na mga 65 years old and above ay dapat makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Ito naman, tanong din mula naman kay Owa Mabel, what's the status of the Universal Pension Law? Marami pa talagang eligible na senior citizens na nasa waitlist para makatanggap ng social pension dahil sa kakulangan ng budget. Kaya habang hindi pa nagiging batas ang isinusulong nating Universal Social Pension, ay tinatrabaho natin na kada taon madagdagan ang budget ng DSWD para sa pensyon ng mga nakatatanda. Nakapagpadagdag tayo ng 270 million pesos para sa 2021 budget for social pension at siya rin katumbas na amount para sa 2022 budget para mabawasan ang nasa waitlist at mas marami ang makinabang. Isa pang tanong mula naman kay Fidel, why not make it every month? Tama ka Fidel, ideal nga ang monthly payout. But facing practical realities on the ground, many poor senior citizens find travel costs too prohibitive. Marami sa ating mga kababayan na mas gugustuhin na ang quarterly basis para makatipid sa pamasahe. Kung ikaw ang tatanungin base sa iyong napanood, sa tingin mo ba ay maisa sa batas pa ang Universal Social Pension? Kung gayong yung 500 pesos nga na dagdag sa social pension ay hindi pa rin nabibigay kahit ito ay batas na. Pero syempre,
laging positive lang dapat tayo. Abangan ang mga update patungkol sa Universal Social Pension at sa iba pang mga benepisyong maaaring mo makuha dito sa aking YouTube channel. Kaya huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba at mag-subscribe para maging updated ka sa susunod kong mga video. Yun lang po at maraming salamat.